Hello. Sa video na to, ituturo ko yung mga tips, technique para dumami yung subscriber natin, dumami yung views natin. Disclaimer muna tayo. Hindi naman ako expert dito pero gusto ko lang din i-share yung kung ano ba yung alam ko, yung mga tips na tatalakayin ko dito. Para sa kapwa ko YouTuber na baguhan pa lang din, para mapulot nyo yung mga pamamaraan ko na kasalukuyan ko siyang ginagawa ngayon, then subaybayan nyo, makikita nyo na may pagbabago sa channel mo. Ito ay pinapayo ko lang sa mga kapwa ko YouTuber, mga small YouTuber na yung pakikipag-sub to sub, eh, meron siyang hindi maganda na naidudulot sa atin. Ano-ano ba ito? May mga nakikipag-sub to sub na basta lang kiniklik yung video mo, then pagkatapos nun, isusubscribe ka, then magko-comment sila ng halimbawa, common siya, nahag na kita, pakibalik please. Ngayon na ano yun, na siya ni YouTube. Kumbaga, medyo common na rin yun sa kanila ngayon. Nadedetect nila yun. Ngayon kung napapansin mo na yung channel mo, kung naobserbahan mo siya, na nababawasan yung viewers mo or yung watch time mo, pati yung subscriber mo, pag siya nababawasan, ibig sabihin, nai-spam yung mga nagsusubscribe sa'yo. Kailangan mo yung anuhin, kailangan mo siyang i-monitor. Pag may nakita ka sa comment nila na mga ganun, dapat i-delete natin to. Kasi kabawasan to sa channel, sa ano natin, sa viewers natin din sa watch time. Mababaliwala. Sayang na sayang yung pagsusubscribe sa'yo. So sana lang sa mga YouTuber, sa mga small YouTuber, mga baguhan pa lang, sana i-ano nyo to, itong sinasabi ko, sana ma-alarm kayo kasi sayang na sayang talaga. Halimbawa, sabihin na natin na ikaw, halimbawa ako, honest ako na pinapanood ko talaga yung video nyo, then kung hanggat na maaari, kung kaya kong tapusin, tatapusin ko talaga. So, okay naman yung ganun. Tapos, magko-comment ako ng magandang comment. Huwag na yung mga common kasi maano yun ni YouTube. Matitrace nila yon. Yung mga common na comment. Pwede naman na hindi ka na mag-comment eh. Tapusin mo na lang yung video o kaya 5 minutes, ganyan. Huwag yung 1 minute. Parang yung 1 minute, parang medyo alanganin siya eh. Dapat mga 3 to 5. Parang alanganin siya. Sa akin lang palagay, sa akin palagay ko. Ewan ko lang din. Parang alanganin kasi. Tsaka sayang din. Dapat sulitin na rin natin para malaking tulong yung maibigay natin sa kapwa natin. So kung katulad ko na ginagawa mo yung ganito pamamaraan na nakikipag-sub-to-sub ka pero in the way na ginagawa mo talaga yung part mo na pinapanood mo siya ng medyo mahaba o tinatapos mo siya. Kasi ganun ako eh. So okay yun, at least nakakatulong tayo sa kanila. Pero ang hindi maganda dito, yung bumabalik sa'yo na ikiklik lang yung video mo tapos aalis na sila. Hindi siya maganda, bawas yun sa atin. Ayun, siguro nakikita nyo, ako rin dati nagdataka. Pinagmamasdan ko yung ano ko, sa'yo, halimbawa nadagdagan ako ng 10 subscriber. Nadagdagan ako, then monitor ko siya. Mga kinabukasan niya, kukunti na lang siya. Bali, dadalwa na yung natira na nadagdag. Ganun. Ganun pala yun. Yung mga message na nagme-message sa atin, na yung hug-to-hug, yung ganyan, atapikan, suntukan. Pag may message yan sa, ano mo, sa video mo, paki-delete mo na yan. Kasi, malaking kabawasan yan sa'yo. Sayang, sayang yung subscriber. Din sayang yung watch hour and then yung views. Ito isang tip na ibibigay ko sa iyo.
na napaka-effective nito, then hindi siya talaga delikado, at saka talagang ano siya, makakatulong talaga sa channel mo. Ano ba tong tip na sasabihin ko sa iyo? Itong tip na to ginagawa ko ngayon. Ang gawin mo, pumunta ka ngayon sa Facebook account mo. Then search mo sa Facebook account mo yung mga YouTube subscriber. Then kailangan mong mag-join sa kanila. Maraming YouTube subscriber na mga ano na group. Pag nag-join ka sa group nila, sundin mo lang yung pinag-utos nila. Then pag naka-join ka na, magko-comment ka lang na magko-comment, magpo-post ka. Tapos pag mayroong nagre-reply sa iyo, o kaya naman may mga makikita ka doon na mga comment, kiklik mo siya ngayon. Din ipipiin mo siya through Messenger na kayo. Napakadali lang. Mag-uusap na kayo na parang nagchat-chat lang kayo sa Messenger. Then idadrop niyo yung link niyo, papakita niyo sa bawat isa. Ganun lang kadali. Then pinapayo ko lang dito sa technique na to. Huwag niyo papanoorin ng sabay. Huwag kayong magsasabay na papanoorin niyo yung kapwa niyo video. Ang dapat niyong gawin, halimbawa ako, din nakikipag-sub to sub ako sa iyo. Ako muna yung mauuna. Sabihin ko lang, hello, kamusta ka? Gusto ko ano tayo? 5 minutes na watching and then like and subscribe. Paki-drop na lang ng link mo. Then papanood. Ako na mauuna. Ganun gagawin ko. Papanoorin ko siya. Kiklik ko yung link niya. Then pag habang pinapanood ko na siya, i-update ko siya, i-screenshot ko siya, then i-send ko sa kanya para makita niya na talaga pinapanood ko yung video niya. Ayun, hanggang sa matapos, then makikita mo naman kung ilang minutes ko na siya pinanood, i-send ko uli sa kanya yung screenshot. Then pag natapos ko yung video o kung ano yung kung halimbawa 5 minuto lang, siya naman or ikaw naman yung mag view ng link ko. Then ganun din, the same lang. I-screenshot mo lang siya na sinisimulan mo na. Then pagkatapos kung naabot mo na, halimbawa 5 minutes yung usapan nyo, i-screenshot mo ulit siya, then i-send mo ulit siya sa akin para malaman ko na ngayon na natapos mo na, then na-subscribe mo na. Then, ganun lang kadali. Then dadami pa yung kaibigan mo. Dito talaga kasi sa YouTube, kailangan mo na kaibigan talaga. Kaibigan yung talagang tapat sa'yo. Yung hindi mga paasa. Ayun o. Ang dami kasing paasa, diba? Ito isa pa. Pinapayo ko rin na huwag muna kayo mag-focus sa pagpaparami ng subscriber. Diba kailangan 1,000 subscriber. Huwag nyo munang unahin yun. Kasi madali lang eh. Madali lang mag-provide ng 1,000 subscriber. Makipag-sub-to-sub ka lang yung pamamaraan na sa magandang pamamaraan. Madali lang makuha yung 1,000 subscriber. Ngayon, ang pinapayo ko dito ang unahin natin yung 4,000 hour. Na, yun yung mahirap, di ba? Mahirap yung 4,000 hours. Meron dito na sinasabi nila na ang dali pala kunin ng 4,000 hours. So, kala nila naabot na nila, pero baka yung 4,000 hours is ano lang siya, minutes lang siguro siya. Baka akala nila 4,000 hours na yun. Yun muna yung unahin natin, 4,000 hours. Kasi mas mabilis lang. Kasi alam nyo kung bakit? Kung bakit dapat natin unahin yung 4,000 hours? Kasi pag yung subscriber mo napakarami niya, then kukunti pa yung watch hour mo o kaya kukunti yung views mo, hindi siya umaakma, di ba? Kahit simpleng manonood, simpleng tao, matitrace to eh. Dami-dami mong subscriber pero
madami kang subscriber pero kukunti yung watch hour mo. So isipin mo na kukunti yung nanonood sa video mo, di ba? O di ba tama yung sinasabi ko? Ngayon, ang dapat nating gawin eh paramihin muna yung watch hour mo na natin. Kasi natitrace kasi ng algorithm ni YouTube eh. Natitrace niya dahil marami kang subscriber at kukunti pa yung watch hour mo, kataka-taka yun. Alam nila yon. Magaling yung algorithm ng YouTube. Matitrace nila yung mga ganung bagay. Kaya ito, pinapayo ko na unahin natin yung ano, yung watch hour. So wag muna natin na anuhin na kung makipag-sub-to-sub tayo kahit ano lang 5 minutes lang. At least ano halimbawa, then wag mo naman din na madaliin. Kumbaga habang nakipag-sub-to-sub ka, kailangan pagiging friendly yung gagawin natin para ramdam natin sa bawat isa yung pagiging totoo natin sa bawat isa. Para okay yung pakikipagpalitan natin. Para walang naglulukohan, di ba? Kasi kung makikita mo, papakita mo na yung ginagawa mo ay totoo, then hindi mo siya niluloko, mararamdaman at mararamdaman nila yun. At saka, kung lulukohin ka man nila, sila nang bahala dun. At least tayo ginagawa natin yung tama, di ba? Maganda yung balik sa atin nun. And then sana, dahil napanood mo ang video ko, sana pare-pareho tayo, sabay-sabay tayo na mamonetize sa YouTube. Kasi ako, bago pa lang din ako. Yan. Good luck sa atin lahat. At sana magkita-kita tayo lahat. Uulitin ko lang po, huwag kayong mag-comment ng hindi na naaayon sa video na pinapanood nyo. Huwag kayong mag-comment ng masyado siyang gasgas na. Limbawa yung hagtuhag. Huwag kayong mag-comment ng ganun. May spam tayo. Paul yun. So, ang i-comment natin ay yung related sa video na pinapanood natin. Then, yung magagandang comment. Huwag na tayo mag-comment ng ano. Kasi, buburahin lang din yan. So, sa mga nagko-comment sa ano ko, huwag kayong mag-alala kasi pinapanood ko rin naman siya. Binibisita ko yung channel, nakikita nyo naman. Binibisita ko yung channel nyo, then erase ko na lang yung comment nyo. Then doon sa mga nauna na hindi ko pa ito alam, na nakakapag-comment din ako ng ganun, eh paki-erase nyo na lang din kasi kabawasan yun sa atin. Hanggang dito na lang at siguro huwag nyong kalimutan na isubscribe to. Then, pindutin nyo yung bell button para ma-notify kayo sa mga bago ko. Maging updated kayo sa mga bago kong video. At dito sa video na to, marami pa akong isi-share at isi-share sa inyo. Maraming pa kayong matututunan dito. Kaya please, supportahan nyo ang vlog na to. Supportahan nyo yung channel na to dahil marami tayong matututunan. Thank you. Bye-bye.